continue. Welcome back sa ating channel, It's a Trap. So, i-repot na rin natin. Ay, i-ano na rin natin to. Tanggalin natin ng basal kasi mukhang magtutubo na naman ibang basal to. Nilfentes. Ano nga ba to? Wait lang, ababa natin. Pero ano to? Brigsiana. Yung ano niya. Palayo niya. Parang nakakapit. Ang Brigsiana natin. Ayun, nakakapit nga. Wait lang, ayusin natin. Independis, mahirap pilahin yung basta-basta. Kasi pag inilam mo yan, mawawalan ka ng teacher. And, yeah. So, ingat rin kasi, oops, tulad yan. Ba, ano kasi yan eh, may mga, ano siya, parang nagbabain yung kanyang mga hindi pa yung mga picture niya. Kumakapit to sa puno pagka sa wild ng mga nepenthes. Kasi may mga nepenthes na mas malaki pa sa puno na kinapitan nila. Sumisilip sa canopy ng forest. Oops. Ang hirap talaga yung isang kamay lang. Kaya bibili talaga ako ng ano. Insta 360. Ang ano ko lang kasi, baka mag-release ng bago, bababa agad yung value na mabibili. Kaya iniisip ko, second hand na lang na mas mababang ano, generation sa 360 X2. Ano ko lang, baka hindi siya malinaw pagka X2 lang. May kailangan pa naman natin pang vlog sa mga halaman natin. So ngayon, de-decide tayo kung paano natin to i ano pag kakat yung basal. Yung basal ba kakat natin o yung main growth? Tapos gamitin natin cuttings to main growth. Pero tingnan muna natin. Huwag muna tayong mabilis mag-decide kasi hindi biro eh. Huwag ka nakat muna yun. Paisa-isa tapos namatay, sayang yung growth. Taon nung binibilang pag sa mga Nepenthes. So wait lang ah. Tanggal na natin sa kanyang paso si Nepenthes Brigsiana. So tanggalan natin rin ng topping stone ng mga damo-damo. Wala namang masama dyan kaya lang pagka sobrang lalaki na ng mga damo dyan. Hirap na i-manage kasi dumidikit na siya o kumakapit na rin sa sa root system ng plants natin. Kaya maganda rin tinatanggal. So tingnan natin kung may root system na itong basal niya na isa. Saan ba nakatong ito camera ko? Laki na rin eh. Yan, wala pa talagang root system. Tanggalin na lang natin din. At itanim. Ito, meron pa siyang another basal oh, natutubo. Panahon ba ng basal ngayon? Ayan. So, lupitin na natin yan. May mga ibang ginagawa. Pinuputol nila yung main growth point. Pero tayo, basal lang kasi matagal rin tayo magpalaki ng manipentis eh. Ayan. So, sorry, pero sa ikabubuti nyo naman pare, mag-ina to. Naghiwalay. So, dito muna to. At ito, dahil sa baba rin to nag, ano, sa baba rin to gumaganda. Hindi ko na siguro isabit. Atong ko na rin dito. Hanapan ko ng pwesto. Ito na lang banda. So, ngayon, balik na natin itong malaking Nepenthes Brigsiana at try natin na maayos siyang makatayo. Siguro magsasabit ako ng ilang mga Nepenthes pero hindi ito si Brigsiana. Itong ano, Mirabilis. Mirabilis, okay lang nakasabit ang gaganda ng picture. So, isasabit natin siya, ipapalit natin ito dun sa peso ng isang Mirabilis. So, dyan muna kayo. Dahil,
Ay, hindi, sige. Samahan niyo ako saglit. So, tatanggalin lang natin itong mga ano, old leaf. No? Ayan. So, okay na muna yan. Kasi kung tatanggalin ko ito, sayang. Okay pa yung bean nyo. No? So, galing pa yan dun sa... Nasa ano kasi ito eh, indoor, naka-grow light siya. Tapos ilang buwan na to dito sa atin. Kaya nag-produce na siya ng mas green, no? Kasi may mga ibang mga nepenthes na mas gusto yung mas mahangin. Tulad na lang na ito. Actually, itong kata ko mas gumanda nga sa outdoor. Pero tinignan natin kasi yung space natin dyan, inisip para lang sa ano yan, mga... Venus flytrap, kasi dumami na yung mga cultivar natin ng Venus flytrap, kaya isligyan natin ng space para doon. Pero ganun pa man, dito muna tayo. So, pakita ko sa inyo mamaya pag nailipat ko na dito. Ayan, natanim na natin yung diesel na parang mother plant. So, syempre, irurot mo pa to. So, ang ginawa ko, nilagyan ko ng aloe vera gel. Yung ano niya, yung pinaka sugat or cuttings niya. Tapos yan. No, inagyan na natin ng pure sphagnum moss, yung stopping. So, ang pangalan nito, buong pangalan niya, Nepenthes bridgiana siya, di ba? So, galing siya sa pagiging Lowy X ventricosa red. So, yan. Inagyan na natin. So, yan dapat pagkalan niya. Gagawin ko dito na lang yan sa lugar kung saan hindi siya nagagalaw. Ang mga cuttings po talaga maganda na hindi siya nagagalaw, kasi pag nagalaw siya matagal magroot, or hindi na nga nagroot, namamatay. So maganda hindi nagagalaw itong mga ito. So hanapan natin ng maganda-gandang pwesto. Tabi na lang natin siya doon sa mama niya. Hindi na naman magagalaw yan dyan. So, diligan na natin. Itong Nepenthes bridgiana, Lowy X ventricosa na to, mas gusto nila yung medyo mahangin-hangin, lowland condition. Iba yung talaga to. Napaganda ng feature niyan. Hindi ko palang napapaganda ngayon kasi nga, nandito siya sa higher humidity. Nilagay nito sa lower humidity at acclimate na doon, magpuproduce siya na napakagandang mga feature. Yung mother plant na ito, nabili. Punta na ng, ako, 10 buwan kaya tayo nakabili, or basta around Mindanao. Yun na yan. So ngayon naman, ang isunod natin, may nakita ako dito may basil. Alam ko yung ventricosa rin ito, pero pure ventricosa siya. Ayan. Galing rin ito sa Pitcher Plant Farm. Siguro to kahit hindi na silipin yung ilalim po, pwede na. Tanggalan na lang natin ang mga toppings na unhealthy na mga ano, mga damo-damo. Bukasan natin yung toppings. Kasi may mga parang algae. Tsaka damo. At nakakatulong rin to para ma-expose yung bisan. Sukat na natin itong bisan. At itanim. Dito na muna siya.
balik natin tong mga ibang medium niya. Kasi maganda tong medium na to. Ito, pag magtatanim kayo ni Pentes at medyo wala kayong makuha ng sphagnum moss, ito maganda rin to. Coco cubes, coco peat, coco choir. Ayan, pwede naman halo-halo, mekos-mekos. Pero make sure na walang algae yung mga medium na ilalagay. Hindi naman maarte itong ni Pentes nito eh. Huwag mo lang lalagay talaga sa sobrang init na lugar. Talagang matutuyo kahit anong halaman lagay mo. Yung ano lang, saktong-sakto lang na nasisinaga ng morning sunlight and late afternoon. Tapos gawin mong buhagag yung medium niya. Huwag yung masyadong compact. Ang dami picture na ito nung medyo mas maaraw yung condition niya. Siguro nga, itong mga lowlands, kililipat ko siguro doon banda pagka nakaayos ko na yung setup doon. So ngayon talaga eh, ang dami ko pang gagawin. Ito kasi mga nepentes na to, hindi ito yung main ano natin eh, yung binibenta. So, hindi na supply drop, kaya napapabayaan natin sila. Napapabayaan meaning hindi natin masyari napapansin, pero hindi naman natin napapabayaan as in na hindi na natin inaalagaan. Meaning lang, hindi natin na ibibenta agad dahil ang dami nating ibang pinagkakabala. So yan, itatayo rin natin ng ganyan para maganda-ganda yung tsura niya. Kasi yun, no? Nihigaan eh. So anyway, ang gawin pala natin dito sa cuttings, tusok na lang natin. Kasi kung inalagay pa natin siya sa ibang paso, ano ba? Ito rin. Lagyan na lang natin dito. Maluwag pa kasi, o tingnan nyo. Nasa gilid kasi siya. Palagay ko to, eh, hindi to yung mother plant ko dati. Namatay yung mother plant dati. So, ito yung cuttings rin yan. Cuttings rin siya. Tulad na ito ngayon na gagawin natin. So, tanim nyo lang, tapos diligan. Na mahalaga lang talaga, hindi siya nagagalaw pagka-cuttings. Para mag-root, tapos medyo humid yung paligid pagka-cuttings. At hindi nahanginan ng gusto. Kasi pag laging hinahangin, daling matuyo eh. Sabi ako nung nakaraan. Kasi lumaki ito ng gusto itong mga nepentes ko. Kinat ko ng kinat. Yun tuloy. Nagkamatayin yung iba. Dapat kung sa magkakat kayo, alagaan nyo na mabuti yung cuttings. Huwag yun ang ginawa ko dati. Bahala na technique na walang plano-plano. Basta na lang nagkakat. Alagaan natin yung mga plants natin. Yeah. So, hopefully maging masaya sila dyan. At siguro may ilipat ko kaya ito. Kasi nagagalaw eh. Bagong ano rin to. Bagong propagate. So, anyway, salamat sa inyong panonood ng ating pag-repat or pagtanggal ng mga basals ng mga plants na ito. Itong mga ventricosa and ventricosa hybrids. Ligsyana, tsaka tapos itong ventricosa na green na ito. So anyway, kita-kita tayo sa susunod na video. At sana nasa mabuti tayo lahat na kalagayan. Huwag kalimutang mag-pray. God bless. Bye-bye.